At ngayon naman, mukhang naiproklama na rin ito eh. O, ito ay idol ng marami. No? Basketball superstar. Yeah. O, sino pa ba? No? Sino pa ba tinutukoy natin kundi ang bagong halal na konsehal ng First District ng San Juan? Yun. Walang iba kundi si James Yap. Woohoo! Parin James! Hey! Hello! Congratulations! Parts, congrats! Hi, pare! Okay naman. Gusto ko lang batiin ang mga nanonood and sa mga nakikinig ngayon, and especially sa mga taga-San Juan. Magandang hapon sa inyo lahat. Paano ba ang kalakaran sa pagboto ng mga kandidato sa pagkakonsehal? Paano ba binibilang yung mga boto ninyo? Well, say, parehas lang naman eh. Ang bilis nga namin natapos eh. Kami yata yung pinakaunang na proklama. So, iba rin yung experience dahil kami magkakasama kami yung team Makabagong San Juan sa isang room. So, doon ina-announce, meron na bumabatong boto na pumapasok tapos sinasabi sa amin. So, nakakaba. May mga ranking ba yan, parang James? May mga ranking kung sino yung number one counselor? May mga ganun ba? Number 1 to 10? Yeah, ganun? Meron. Pero sabi naman sa amin na wala naman yung number 1, number 2, number 3. Parehas pa rin kayo, konsehal. Pero ang number 1 namin, si Attorney Angelo Agcawili. Tapos number 2, si Paul. Number 3, si Raisa Laurel. Number 4 ako. And si Ervic Biandre, number 5. Tapos si Llanos D. Si Ryan Llanos D. ang number 6. Oh. Tapos ikaw, pang ilan ka? Number 4. Number 4. Number 4? Galing, yes. Ha? Anim lang kasi. Anim. Oh. Nice. Anong mga bayan sa San Juan ang covered nito? Or barangay? Pasadena, Salapan, 10 barangay, 10 barangay, oo. Uy, Corazon de Jesus, yung gano'n. Oo, o, Salapan. O dyan nagturo nanay Corazon ko sa public school ng Salapan noon. Ah, talaga? Oo, nanay ko, Tita Dita, Atilina, Aquino, dyan, Salapan Elementary School. Galing, ha? O, simulan mo natin yung 10 barangay yan. James, kwento mo muna sa amin, bakit mo naisipang pasukin ang mundo ng politika? Eh, sikat na sikat ka sa sports. And then, actually, sa totoo lang, yun nga, nag-usap kami. Kasi 2016 supporter na talaga ako ni Mayor Francis Zamora, yung first niya na pagtakbo bilang isang mayor. Nandun na ako, sumusuporta sa kanya hanggang ngayon. So, nung itong bagong mag-eleksyon, kinausap niya ako, sabi niya sa akin na, pare, kung may slot ka sa akin kasi alam ko na malaki yung impact mo sa mga kabataan, lalo-lalo na dito sa San Juan, makapagbigay ka ng inspirasyon sa mga mamamayan, and lalo-lalo na sa mga kabataan dahil alam naman natin kung saan ka galing, di ba? Which is yun naman talaga ang goal ko lagi, every time na maglalaro ako. Makapagbigay ng inspirasyon sa mga karamihan, mga kabataan, ganyan. Uh-oh. Kasi nanggaling ako sa probinsya, galing sa simpleng buhay, di ba? So ngayon na na-bless, kumbaga i-share mo rin sa kanila, ibabalik mo rin sa kanila parang nandito ako na i-guide sila, lalo-lalo ng mga atleta sa San Juan. Oo. Para palang basketball team to, no? Itong grupo ninyo. Ha? Si Francis, basketball player yan dati, di ba? Ikaw, teammate ko dati. Paul Artadi. Mga higante. Si Paul Artadi. Si Paul. Kasama ko sa, teammate ko nung high school, tapos nung college, tapos nung nag-PBA kami. So ngayon, magkasama kami ulit sa politika naman. Pero alam mo, na-excite ako, Papu, at saka Pards, sa magiging mga programa mo para sa mga kabataan. Kasi nga, dahil atleta ka, alam mo na, para malayo yung mga kabataan sa mga masasamang bisyo. So ano yung mga programang nakalatag mo para sa kanila? Yes, oo. Kasi yun naman talaga ang natin, no? Kumbaga, forte na talaga sa sports tayo. So meron tayong mga programa. I-guide natin yung mga atleta natin sa tamang desisyon. And syempre, malaking bagay yung gusto kong ipasa na batas, yung magkakaroon sila ng kung sinong maging varsity sa school na galing San Juan,
eh magkakaroon sila ng monthly allowance. Kasi mm-hmm. sa experience ko kasi noon, talagang mahirap paging atleta kung wala kang mabunot sa sa bulsa mo dahil sobrang ano eh, kumbaga ang hirap mag-ensayo kung gutom, di ba? So, oo, sobrang hirap. So, ang experience ko, kaya ayoko yung ma-experience nila na talagang sobrang yung gutom na gutom ka na wala kang mahugot sa bulsa mo. Talagang mahirap mag-ensayo. So, yun ang gusto kong ipasa na batas na kailangan meron silang monthly allowance na kahit papaano eh, makatulong sa kanila. Oo. Hindi lang basketball, ha, sa lahat ng sports na once na magiging varsity ka sa isang school. At saka marami pa tayong programa, hindi lang para sa ano, hindi lang para sa mga kabataan, siyempre sa mga na lolo lola na rin, 'di ba? Ah, mga zumba-zumba. Ayusin natin 'yan, 'di ba? Uso ngayon zumba eh. Oo nga. Maganda nga maging ano eh, sports capital of Metro Manila ang San Juan. Pwede. Dahil sa dami ninyo ng mga dating atleta, di ba? Kayo yung nakakaalam kung paano talaga bubuhay muli ang sports sa mga kabataan. Why not? Yeah, nag-uusap nga kami nila, Consi Paul, Consi Don Aliado, kasi sa district 2 naman siya. So pagtutulungan din namin kahit paano. Oo. Ang ibig sabihin ba nito, James, hindi ka na maglalaro ng basketball? Nakafocus ka sa politika? Well, magpapaalam muna tayo sa mga kababayan natin sa San Juan kung payagan pa ba tayo maglaro. And then actually, tumawag na yung management ng Rain or Shine sa akin 2 days ago. Tinatanong na ako kung kailan daw ako mag-insayo. Pero mga 6 months, 8 months na yata. So, kailangan, kung babalik ka doon, kailangan kondisyon ka. Hindi ka pwedeng... Diba? Kasi mahirap pag wala ka sa kondisyon, baka ma-injury ka lang. Ayan, so, hindi ko pa... ensayo mo, yung pangangampan niya Yun na yung yun na yung papakondisyon ko eh. Yung kampanya, house to house. So, ibig sabihin na kinukonsider mo na mag-retiro sa basketball, mag-focus na dyan sa politika? Ang sabi naman ng mga karamihan na maglaro muna ako dahil... ang daming nagtatanong kung baga maglalaro ka pa ba o magre-retire ka na. Pero kung ako, sabihin na sinasabi sa akin, kung ako, laro ka muna kasi maraming nakakamiss sa'yo, ganyan. Ang dami pang, kasi every time na umiikot ako sa San Juan, pag house to house, dagi na tinatanong, idol, bumalik ka after election, sabi ganyan. Gusto ka pa namin makita, maglaro. So, kaya, pinag-iisipan ko pa, either... Well, 50-50. Oo, 50-50. Hindi pa naman sinara ko yung pagre-retire sa basketball. Hindi ko pa naman sinara yun. May chance pang bumalik. Namin, James, ilang taong ka na ba ngayon? At ano ba yung normal na retirement age para sa mga basketball player? Yung pangkaraniwang retirement age? 30 years old ako ngayon. Bata pa. Hindi, joke lang. Napaniwala mo ako for a while doon, 30 ka lang, ha? Ay, friend, biglang nag-isip nga ako, bigla na ka rin, eh. Parang tanda na ba natin? 40 years old, 18 years in the league. Tapos ilan yung age usually ng retirement sa basketball? Para depende kasi merong maaga nag-retire. Ako siguro na-bless lang ako dahil umabot ako ng 18 years and may chance pa makalaro ulit. Pero yung mga iba, 3 years or 10 years or 8 years, tapos na yung career nila as a basketball player. So wala naman, pero kung 40 years old ka, malamang kaya pa naman maglaro. Tapos pa yun. Basta alaga. Importante, ikaw mismo nagsasabi na kaya ng katawan mo, di ba? Yes, yun yun eh. Kasi ikaw rin, yung mararamdaman mo rin talaga kapag medyo, alam mo na, panahon na para magbitiw sa paglaro. Alaga lang talaga. Alaga lang sa katawan and kailangan papakondisyon pa rin. Kahit, ako nga, every time na may house to house kami, sa umaga, talagang sinisingit ko yung nasa gym ako. And then sa... tanghali o sa hapon, nag-house to house kami. So, para lang hindi mawala sa, alam mo yun, wala sa kondisyon. Oo.
tama naman yun, no? Anyway, James, bigyan ka namin ng pagkakataon para magpasalamat sa iyong mga kababayan sa San Juan. Go ahead. Go ahead, pare. Oo, sa lahat ng mga kababayan ko sa San Juan, maraming salamat sa binigay niyong tiwala. Huwag kayong mag-alala at suporta. Binigay niyo sa akin talagang sobrang na-appreciate ko talaga yung suporta niyo. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo bibiguin sa tiwala na binigay niyo sa akin. Magtatrabaho akong tapat sa inyo and bibigay ko sa inyo ang big game na serbisyo. Yeah, big game na serbisyo. Para syempre tatanungin namin kung anong reaksyon ng yung pamilya sa yung pagkakapanalo ang aming inaanak na si MJ. Ang pogi-pogi MJ. Eh, masaya naman. Masaya naman sila doon. Actually, next week, lilipad ako. Ha? Lilipad ako. Baka makikita tayo, ha? Baka makikita tayo, doon din kami. Kailan mo? Kailan kayo? May 26, I think. Nag-usap talaga sa ere. 26. Ikaw ba? Kailan ka? 18. Next baka makita nga tayo, matawagan tayo ron pag nando ka. Tawagan tayo, tawagan. Ayos. Sige, ay exciting. Kain tayo ng ano, magpapakain si James ng pasta. Libre mo kami ha, pizza, pasta, gelato ha. Sige, kita tayo doon. Sige, maring James. Maray, pare. Okay, pagbuti mo ang trabaho. Maraming salamat. And once again, congrats. Maraming salamat sa pag-invite. Isang karangalan na na-invite ako dito sa show niya.